Good AM! For today's video, samahan nyo naman akong mag-unboxing ng return to seller na naman. Mukhang habang tumatagal, dumadami ang return to seller natin mga sisi. So binuksan ko na yung unang package natin. At ayan yung itsura niya pag binuksan nyo. At ayan, titingnan natin kung mayroon ba tong defect, may leak. So far sa nakita ko naman yung packaging niya sobrang gusot. Hindi ko na ito magagamit. At yan yung ating freebie. Tapos i-check natin yung loob, baka mamaya kasi basag or kaya yung label sira or kaya may bawas. So far naman, so good naman, pero hindi ko na magagamit itong packaging natin. So itabi na natin siya at itapon na. So next package naman, titingnan natin ulit. Mukhang okay naman yung lagayan. Tapos ito yung freebie, then okay naman, mukhang magdadagdag lang ako kasi medyo nag-leak siya. Then papalitan ko yung label. So dito naman tayo sa pangatlong package, tingnan natin. So may freebie tayo na candy dyan, tapos yung packaging niya mukhang gusto at hindi na magagamit. May candy, so kinain ko na lang siya, sayang eh. Kailangan talaga isa-isahin ko para makita ko talaga, pero yung packaging natin mukhang hindi na magagamit kasi sobrang gusot. So punta na tayo sa pang-apat na package, buksan na natin siya. So makikita dyan na hindi na natin magagamit yung packaging na yan. So for si In The Stars, nahaluan siya ng ibang kulay. So, ito, itapon na natin. At punta naman tayo sa next package. Makikita nyo, gusto talaga yung box, mga sisi. Pero okay naman siya. Kaya lang, ayun, napunit ko. Napatulala pa ako niyang lagay ng yan. So, yan, binuksan ko na kikilitisin na natin kung ano nga ba ang defect nitong mga to. Kasi minsan, mapagpanggap lang yan. Akala mo, okay. Pero naku, may iba dyan na nag-leak. May iba dyan na basag, may iba dyan na bawas. So ayan, buksan na natin. Makikita nyo naman yung freebies ko dyan, yung ponytail, yung Sanrio, tapos may candy pa ako. At yun nga, lesson learned para sa akin, na hindi pala dapat isama yung candy sa loob kasi ayan, nag-messy siya. At ayun, dalawa yung naapektuhan dun sa candy. Kaya next time, hindi ko na siya ilalagay talaga sa loob ng plastic. Kaya bubulol pa talaga ako. So, yung dalawang na damage na candy, tinabi ko siya para palitan ko na lang siguro yung label niya, tapos bawasan ko na lang. So far naman, yung iba, mukhang okay naman. Pag check ko, okay naman. So, ilalagay ko na sa isang lagayan yung mga okay, tapos tinatabi ko yung kailangan kong palitan ng label at kailangan dagdagan. Then, yung ibang mga freebies, ayan, nilagay ko na siya sa lagayan kasi magagamit ko pa naman talaga siya at okay naman lahat yung mga pang-free natin. So, ayun na nga. Punta na tayo sa next package natin. Nakaka-excite magbukas, no? Pero, disappointed kasi return sa akin itong mga to eh. Kalugian ko ba? So, ayun. Tingnan natin kung may damage yung iba nating package. Ayun. So far, wala naman dito sa isang to. Yun nga lang, ang napansin ko sa kanya, hindi ko na magagamit yung packaging kasi sobrang gusot na. So, next package na tayo. Okay naman si Into The Night. Walang bawas. Hindi nag-leak. Eto, may konting bawas siya, so dadagdagan natin. So, next package na tayo, ayan. So, pa yung mga panghuli ha, medyo konti lang yung papalitan ko, dagdag lang ng dagdag. Eto kasi binuksan ko na kasi nakalagay lang sa plastic. So far, ang napansin ko dito, yung label talaga yung apektuhan niya. Parang mga yung nag-leak, nagbago yung color niya. Ayan, sobrang daming defect nitong panghuli natin. Ayan yung fall in bloom, nag-iba na yung color niya. Tapos may punit na rin siya. So, ang papalitan ko na lang siguro siya ng label. Ito rin, si Pure Wonder, nag-color blue na siya, nagbago yung color. So, ito din, si Butterfly, hindi na rin ganyan talaga yung color ng Butterfly. So, papalitan ko ng label. Ito si Cucumber Melon, I think dadagdagan ko na lang siya kasi medyo may bawas. Ayun. Naman yung reasons kung bakit na nabalik sa akin itong mga items na to. Thank you pa rin for watching. God bless.